Hi guys! Welcome to Vines Vlogs. And for today's video, ituturo ko kung paano gumawa ng series video. So, paano tayo gagawa ng series video, guys? So, for example, meron na tayong series. Okay, na-approve na tayo ni TikTok para magkaroon ng TikTok series, para mag-get paid with series. Ngayon naman, yung series, paano na tayo gagawa ng series videos natin? So, actually guys, para lang tayo nag-vlog. Ayan, katulad ng ginagawa ko ngayon, para nag-vlog lang tayo sa mga series videos natin. Tapos, gagawa tayo ng mga educational and informational videos. Depende kung ano yung magiging content ninyo, guys. Okay, pwedeng mga experiences ninyo, mga ideas ninyo sa mga bagay-bagay. Like for example, bibigyan kayo ng mga content ideas, no? Ayan sa ating TikTok. So, try kong i-record, no, sa aking account ito. Ayan, try natin i-record para makita ninyo, guys, no? So, screen record ko siya, yung ano natin, yung TikTok natin. Pero mukhang ang ano ng ano ah, wait lang. Okay, so like for example, yung mga ibang example for TikTok series is mga fitness routine, yung mga tutorial videos. Like for example, pag magaling kang mag-edit ng mga videos, then pwede mong i-share yung idea mo, yung knowledge mo, ganun guys, yung mga pwede nating i-content. Napakarami pa, for example, mga travel vlogs, mga tips and tricks kung paano mag-travel, yung mga expenses, ganito, ganyan. Lahat yan, mga informational yan at mga educational videos. Kaya, yan yung mga pwede natin i-content dito sa TikTok, okay? So, ang gagawin lang natin, guys, kapag mag-share or gagawa tayo ng video, syempre mag-video lang tayo, ayan. So, i-open lang natin yung ating mga camera. Syempre sa mga video, ayan. So, i-video lang actually natin yung mga sarili natin. Tapos, magsasalita tayo kung ano yung mga i-share natin na videos, ganon. Or kung hindi naman, guys, kung hindi naman siya mukha mo yung ipapakita mo, gusto mo, screen record lang, pwedeng-pwede yan. Ayan. So, punta ka, pag screen record naman, tuturo ko kung ano yung mga gagamitin ninyo pang-edit sa mga screen record ninyo, okay? Medyo mahina yung signal ng ano ko eh. Pero ano lang, yung kailangan natin is tatlo lang na applications pag gagawa tayo ng series. Number one is yung ating screen recorder, no? Pag gusto natin mag-screen record lang ha, ayan, screen recorder na Vidma. Punta kayo sa Google, isa-search nyo lang ang screen recorder. Kahit alin doon yung ita-download ninyo, number one yun. Second naman, after nyo mag-screen record, i-edit natin siya sa ating mga, i-edit natin siya sa isang application. For example, meron kang ika-cut sa mga video na yon, or meron kang i-add sa mga videos mo na text is gamitin ninyo Filmora. As of now, yung ginagamit ko pang edit mismo ng video na to is Filmora, guys. Okay? Filmora na application. Next naman, kung gagamit kayo ng pang-edit ng pang-tanggal ng background para gusto nyo lagyan ng pictures, is pwedeng gumamit kayo ng PixArt. Okay? So, yung tatlong yan, i-download ninyo yung Vidma Recorder, Screen Recorder, tapos yung Filmora, and yung ating PixArt kung gusto nyo mag-edit ng mga pictures, okay? So, yun lang yung gagamitin natin. Ayan, so, mag-screen, ito guys, yung Vidma na Screen Recorder, ayan. Merong screen record yung mga phones ninyo, kaso nga lang, baka yung iba hindi nila mahanap, ganun, or mahirap siya gamitin. So, ayan, gumamit na lang tayo ng application na screen recorder. Ayan, so i-click mo lang naman yan, tapos, ayan, i-click mo lang yun para mag-play siya. Then, pwede ka lang mag-start na magsalita. Like, for example, sasabihin mo na, "Hi guys, welcome to our vlog," ganun. Tapos, sasabihin ninyo na, "For today's video, ituturo ko kung paano ganito." Ganyan, ganun lang naman siya. Very simple lang actually, yung mga tutorials, okay? Tapos, ituturo mo lang siya kung paano gawin. After mo namang mag-vlog, guys, i-edit mo na siya sa inyong Filmora na account. Ayan, for example, itong Filmora. Ayan, i-edit mo siya dito sa Filmora mo. Ayan, i-edit natin siya. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kung naka-vertical siya or naka-horizontal. Okay lang. So, kung makikita nyo yung video ko naman as of now is naka-horizontal siya. Okay? Naka-landscape yung ating video. So, okay lang yun. Depende naman kung alin yung gusto nyo gamitin. Okay? So, i-edit nyo lang dito kung magdadagdag kayo ba ng mga words, magdadagdag kayo ng mga music, ganun. I-edit nyo siya sa Filmora ninyo, okay? Or kung gusto, pag gusto nyo siyang i-landscape yung video, ganito siya. Ayan, pag gusto natin i-landscape yung video, next natin yung video na i-edit natin. Ang pipiliin lang naman natin dito is yung scale. Ayan, ila-landscape lang natin.
And then, click natin yung, ayun, naka-landscape na yung video. Ganun lang siya. Napakadali lang actually. I-explore nyo lang yung mga editing apps. Okay, para matutunan nyo siya. So, ganun lang siya. Tapos, pwede mo nang i-save kapag ganun lang yung edit ng gusto mo na video. Okay? And so, after naman ninyong mag-edit ng mga series videos ninyo, syempre, i-edit nyo yung thumbnail ninyo. Okay? So, pwede kayong mag-edit sa PixArt na application. Asan na yung PixArt ko dito? Sa PixArt, ako nag-e-edit ng mga thumbnail ko. Ayan, dito kayo mag-e-edit ng mga thumbnail ninyo or pang-cover ninyo para dun sa inyong mga cover dito sa series. Okay? Naka-square lang siya. Okay lang. Basta square, okay na yon. Okay? Wala na siyang other na ano. Hindi siya naka-rectangle. Basta square lang kapag yung cover photo natin dito sa series. Okay? So, yun yung next na gagawin ninyo. Edit nyo lang yung cover ninyo. Napaka-simple lang actually. Parang ilagay nyo lang yung title nung about sa video. Yun lang. Or kung gusto lagyan ng picture nyo, edo lagyan nyo siya. Okay? Ayan. So, yun yung step by step kung paano gumawa ng series, diba? Kailangan natin mag-record ng video. Kailangan natin, next naman is i-edit natin siya pagkatapos natin mag-record. And i-ready natin yung ating cover photo for the video. Okay, after ma-ready ng cover photo, then good to go na kayo para mag-upload sa inyong mga series na series videos. Okay? So, try ko hanapin dito kung meron akong na-screenshot na paano mag-upload ng series. Mukhang wala. Pero ilalagay ko na lang siya dito sa aking screen, no? Ayan. So, next naman na gagawin na natin ay mag-upload na lang tayo ng series natin, di ba? Tapos na tayong mag-edit. Okay na yung mga cover photo natin. Ang next na gagawin natin ay punta kayo sa Google. Isa-search nyo sa Google ang series.com. Ayan, tiktokseries.com. Pagka-search ninyo ng tiktokseries.com, ay ilalagin nyo lang. So, piliin nyo yung lalabas doon na first or second. Tapos, ilalagin nyo lang yung account ninyo. Ayan. Sorry, ilagin ninyo yung account ninyo. After nyo malagin yung account ninyo sa TikTok, mag-upload lang kayo. Ayan, papakita ko na lang sa screen ko dito kung paano mag-upload. Ang kailangan lang naman i-ready is yung title. Yung title ng video is yung kung ano yung nilalaman ng video mo, okay? Tapos, second description, i-describe mo kung ano yung mapapanood nila dun sa video mo. Third, yung cover photo, okay? Diba, na-edit na natin yung cover photo, okay na yon. Next naman, kailangan is yung pricing. So, magpa-price kayo ng video ninyo, whether $0.99, $1.99, depende. Kayo na mismong pipili kung magkano nyo ipaprice. Pero, tips ko guys, is make sure kayang bilhin ng mga kapwa natin Filipino yung mga ipopost ninyo na price. Okay, yung ipaprice nyo. Katulad sa akin, makikita mo yung video na to is worth 120 pesos only. Ganon siya, okay? So, after ng pricing, i-click mo lang yung next. And then, after yun nung next, i-upload mo lang yung video. After ma-upload ng video, kailangan mong i-submit yung video na in-upload mo, no? Isasubmit mo siya para mag-under review siya kay TikTok. After mag-under review, i-approve yan ni TikTok kapag nagfa-follow siya sa kanilang community guidelines, yung gusto nilang ipalabas natin na contents, okay? So, wala siyang tagal ng 24 hours. Within 24 hours, ina-approve niya. Ang pinakamabilis, mga 5 minutes, ina-approve na niya, okay? Yung ating mga series videos. So, ganun siya. Ngayon naman, after ma-approve ng video natin, syempre, we need to promote. Kailangan natin i-promote yung mga videos natin. Guys, no, ayan. Kailangan i-promote natin. Pala tayong nagtitinda ng product, pero ang tinitinda natin is video. So, ang gagawin natin, mag-video tayo, i-introduce natin. For example, hi guys, for today's video, meron akong bagong series. Would you like to support my series? Click on the yellow basket. Ayan, ayan. Orange basket pala siya. Kasi i-add link nyo siya. Bago nyo i-upload yung video, meron kayong makikita doon na add link, diba? Add link, tapos sa baba niya is series. Merong add product, merong series. So, i-click nyo lang yung series and then ilagay nyo lang yung series na gusto ninyong i-add, okay? So, up to 10 series yung pwede natin i-add sa every promotion natin sa TikTok, okay? So, ganun siya. And huwag nyo palang kalimutan maglagay ng trailer sa mga videos ninyo kasi makakatulong din yon para ma-boost ni TikTok yung mga videos natin. Pwede niyang i-promote yung mga videos natin sa For You page. Ayan, yun yung sinabi niya guys, okay? Kaya make sure na mag-ready din kayo ng mga trailer videos ninyo guys, okay? So, ganyan lang kung paano gumawa ng series video. Ayan, mag-vlog ka lang, edit lang, upload, and okay na, good to go. After ma-approve, i-promote natin siya. Ganun lang siya kadali.
Parang mahirap siya kung first time mo, pero pag magtagal yan, hindi yan mahirap actually. Easy lang siya na gawin, guys, okay? Ayan, so yung next na series nito, panoorin niyo pa, guys, para for full tutorial, okay?